Magandang araw mga kapadyak. Sa araw na to, mag-iikot-ikot lang tayo sa mga bayan dito sa Laguna. Kasalukuyan kami bumabaybay ngayon sa Santa Rosa, Laguna. 4:30 kami umalis ng umaga, kaya madilim pa. Oo nga pala, newbie lang din ako sa pagbabike. Itong ride to, party lang to sa pag-iensayo ko para mas makapalag ako sa mga whole day and multiple rides. Kaya kung bago ka lang din sa pagbabike, subscribe ka na at sabay tayo magpalakas. Pagdating naman dito sa Cabuyer, Laguna, madaling araw pa lang, traffic na. Nahihirapan din kami sumiksik dahil sa dami ng bus at truck sa daan. Tapos na yung traffic, makadaling na kami dito sa Calamba. So ayun mga kapadyak, papunta na kami Las Bañas, Laguna. Kaya nga lang kami saglit. Kalawan and the rest of Laguna. Tama din sa kanila, ba? Yan. UBLB na mapunta niyan. Yan, so ito pa rin kami sa Los Baños. Kalimutan ko palang sabihin, andiyan yung girlfriend ko sa likod. So yan, dalawa lang kami nagla-ride. Ganda ng tanawin dito. Ito yung pinakamalakas ng technique kapag may problema kayo sa mga asawa nyo o girlfriend nyo. Kung ayaw kayo payagan, edi isama nyo. Ayan mo. Edi wala kang problema ngayon. Yun nga lang, pag tinoyo, aawain ka naman. Pero okay na yun, kaysa naman sa buong araw kanya aawain habang nagra-ride ka. Yun oh. So time check muna tayo. 6:15. Nandito na kami sa Kalawan or Baeg. Hindi ako sure. Titignan ko na lang mamaya. Medyo maliwanag na. Ganda ng sunrise oh. Uy, dami nagmomotor dito ah. Oh, angas. Gusto nga pa kami ni Tala na papahingan lang kami doon sa may Kalawan Isdaan Park. So, konting-konting picture tapos pahinga. Tapos larga na ulit. Testing niya dito oh. Ito yung gusto ko dito sa may Kalawan. Sobrang laki ng daan. Para wala masyadong dumadaan. Kaya ang sarap magbike. Ang ganda pa ng umaga. Dati yung lugar na to, wala yung mga harang-harang na yun eh. Nag-enjoy ako pag dumadaan ako dito kasi kitang-kita yung mga palayan. Tapos yung mga bundok na sa gilid. Ngayon may harang na. Hindi masyado ma-enjoy. Yan, dito na kami sa Kalawan Isdaan Park. Pahinga lang kami konti.
nakapagpahinga na kami ng konti. Nakapag-picture na ako dito sa Islaan Park. Ngayon, dire-diretso na ulit kami. Kami ngayon sa Victoria, Laguna. Probinsya-probinsya na dito. Malayang-malayang Santa Rosa. GCR lang si Love. Baka hindi mo na makapag-video starting now kasi hindi ko na masyado sa ulo yung daan papunta dun sa Yambo Lake. So mag-focus mo na sa Google Maps. Ayoko rin kasi gumamit ng Waze. Kasi isa kung saan ako dinadala nun eh. So mas preferred ko na mag-Google Maps. Para ako nag-decide kung saan ako dadaan. Ay, sa wakas, nakalabas din ng CR. Ang mabahay talaga, napakatagal ng CR. Sabi ko, hindi mo na ako mag-video. Pero ang ganda kasi ng bundok. Ganda! Ganda pala dito. So, minaamoy akong ahon dito ah. Ganda. Sarap ng hangin dito. Lamig. Ramdam-ramdam mo magpapasko na talaga. Ang lakas ng hangin. Woo! So yun, lakas nga ng hangin. Pero, tinatangay naman ako. So, ang bigat. Buti na lang, medyo lusong dito. Medyo makakapagpahinga. Ang bigat. Di naman malambot. Okay ba yan? Lakas nga eh. Grabe, lakas ng hangin. Kaina, masarap ngayon. Ang bigat! So yun, nagtanong kami ng isang lalaki kanina. Nasa nag-garland na pala kami. Hindi namin alam. So time check tayo. 7:15. So medyo mabilis kahit papaano. Pala doon. Hindi ko tayo naasaan na. Ah, bale, sa malayo lang yung mukhang malaki. Malayo, pero pagdating mo dyan, ano na, kayang-kaya na yun. Kaya lang, sapatag pa lang ako, pero parang bigat na. Ah! Grabe ang ikli lang neto, pero ang bigat. Ang liit na lang ng gearing ko. Ah, nako. Tapos nagbibidyo pa ako. Tapos false cut pa siya. Kala mo patag. Pero maahon ka na pala ng konti. Ay. Ang haba oh. Papahinga na aso ako. Ano, love, kaya pa? Kala ko may ahon dito, pero
hindi ganito. Ay! Mukhang nagkamali kami ng pinuntahan. Konti na lang. Nag-overy na. Ayan. Konti na lang. Hindi lang hantam halos sa video ata ito eh. Kung maraming ahon. After na itong recovery na ito, eh, meron pa isa. Ay! Ayan, medyo naka-recover na kami. Pero ang bigat pa rin. Yung gearing ko, nasa granny pa din. So, wala, okay na ito. Ganda na lang. Kaysa maabusan. Medyo malayo pa yung biyahe. So yun si Love. Medyo naiiwan ko na. Pero kaya-kaya niyan. Malakas na yan. Yeah, nagre-ready lang kami. Pahinga lang siguro saglit. Magandang paalaala, basura mo, bit-bit mo. Wala, kumukulimlim na. Hindi ka na ba, bagyong rolly? So yung inahon pala namin kanina, ayun yun. Konting ahon lang siya, tapos may magandang view. Ayun siya. Ngayon, larga na, at kumukulimlim na. So after ng ahon na yun, akala ko lusong na. Ahon pala ulit. Non-stop ahon pala dito sa Nagkarlan. Ang daming ahon. Hindi ko siya inaasahan pero na-enjoy ko siya. So ayos din. So makikita nyo to. Tignan nyo. Isang matarik na naman. Hi, ganyan. Ang saya. Let's go. So yun, medyo umaambun ngayon. Dapat kanina kumaliwan na kami papunta dun sa Yambuling. Kasi hindi na namin tinuloy. Kasi sobrang makulimlim na. Tapos ngayon umaambun din. Eh may bagyo. May bagyong Rolly. Malayo pa naman siya. Bukas pa naman daw yung dating. Eh kaya alam, parang nagpaparamdam na eh. So, hili nila namin dumiretso. Kaya sabutan pa na malakas na ulan. Okay na to. Dadaanan na lang siguro namin yung ano. Nagkarlan underground cemetery. So yun lang siguro yung dadaanan namin. Dito kami ngayon dun sa Nagkarlan Underground Cemetery. So yun nga, ayan, araw na bigla. Nalina dun sa may Yambo Lake, biglang sobrang kapal ng ulap. Tapos dito pala, suminag na naman yung araw. Sayang. Pero okay lang yun, pag-iisipan na lang namin ngayon kung uuwi kami or mag-iikot-ikot kami sa San Pablo. Tapos kakain na rin. Ayan, sila po. Naiiwan na siya. Pero kayang-kaya yan. Nauna lang ako sa kanya ng konti. Tapos ang init pa pala ngayon. Grabe, ang dami grabe nagmamotor. May parada ata sila. Ewan ko ano ba meron dito. Lahat sila naka N-Max eh. N-Max ba yan? Oo, oh, N-Max lahat. Malakas naman ang mga to. Mga Lodi. Kanina, panay kahon. Ngayon, panay lusong naman. Dito kami ngayon sa Rizal, Laguna.
napag-isipan namin kanina or nakita ko sa Google Maps na yung katabi ng Yambo Lake is Pandin Lake. So, pupunta namin yung Pandin Lake. Dito yung daan. Dire-diretso lang kami. Tapos konting kanan. Tapos Pandin Lake na yun. So, doon lang muna kayo magpapahinga. At least makakapag-lake pa rin kami ng araw. Nakausap namin yung bantay na sa Pandin Lake. Bawal pa daw pumasok. So wala, bigo talaga. Ayaw kayo papasukin. So na yun, naunod sila. Siguro punta na lang kami sa San Pablo City proper. Or sa San Pablo City proper. Kaya magagalaan na lang siguro kami doon. Sabi nila, Jollibee daw. Jollibee gusto eh. So Jollibee tayo, kain tayo. Tara! So yun, hindi kasi kayo pinapasok ng Jollibee. So dito na lang ako kumain sa Manay. San Pablo din. So, ayan. So yung 2 piece diba sa Jollibee, nasa 200 pesos na yun. So ito na kinain ko dito ng 2 pieces. 95 lang siya. So mas nakamura pa kami. And mukha naman masarap dito. Na kami. Ang dadaanan namin ngayon is yung bayan ng Alamines, Laguna. Papunta Santo Tomas, Batangas. So kami dadaan, papuntang Calamba. Hanggang makabalik kami sa Tarosa. Medyo mainit. Tatanghali na kasi. So time check tayo. 10:50. So tara. Grabe ang init. Nasa Alamines, Laguna na nga pala kami. So yan, terik-terik yung araw, tanghali na ba? Di bali, pauwi naman na kami. So okay lang yan. Yun, nagpapahinga muna kami dito sa may Alamines, Laguna pa rin nata ito eh. Sobrang init kasi talaga. Ganun nyo. Baka talaga yung pawis. Tapos yung labi, ang lagspag na. Tagos kasi, tagos talaga sa balat. Kahit naka-arm sleeves eh, tagus talaga yung init. Ayun tayo eh. Si Don yan, sarap na upo. Nasakay na ako ng bus. Namumula na ako. Pulo-pulo yung ilong mo. Tara na! Ayan! Santo Tomas, Batangas tayo. So far, na-observe ko sa ride na to. Daming walang helmet. Mga naka-full gear. Mga upgraded yung hubs, may iba nga naka 1x pa. Pero wala silang pang helmet. Hindi ko alam, wala silang helmet. Hindi ko alam kung ayaw ba nila, kung wala talaga silang helmet. Karamihan pa sa mga walang helmet. Na-videoan ko pa. Pero hindi ko na ikakat ko na lang siguro yun. Baka ikat ko na lang. Saka naman sa mapahiya sila, no? Pero importante talaga lang may helmet ka. Para sa akin kasi hindi na yung accessories. Kaya dapat part na talaga yun ng gear mo. So, hindi na dapat siya option na mag-helmet ka o hindi pa mag-ride. So, talaga dapat may helmet ka. Requirement na yun. So yun, kasalan po yan pa rin natin binabaybay yung ano, Philippine National Highway. So, nasa Santo Tomas, Batangas tayo. Dire-diretso tayo hanggang pala. Kaya ito, malapit na pala kami sa ano, Padre Pio. So, yung mga interesado pumunta ng Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. Dito siya located. So yeah, pag dinaretso ko, Pakalamba, tapos pagka hinanan mo, or kaliwa pala, papunta naman yan ng, punta na yan ng, ano, Padre Pio. Mali pala ako kanina. Ibang overpass pala yun. Magkumukha kasi. Ah! Ito yung Padre Pio.
yan, dire-diretso nga yan. Ayan yung Pakalamba. Tapos yung kaliwa dito. Ayan yung daan papuntang Padrigillo. Ayan yun. Gumawa kasi over pass kanina, nagkamali ako. Yan, so nasa turbina na kami. Ayun kung makikita nyo. Ang bilim na ng ulap. Ewan ko lang punta sa video, pero umubulan na ito. Kitang-kita lang, umubulan na ito. So malamang, pagdating namin ng Kalamba, umubulan na. Pero wag naman sana. Hindi pa ako handa maligo ngayong araw. Mamaya na pag-uwi. Yan, nakabalik na kami ngayon sa Cagayan, Laguna. Ayan, mapamadaling araw. Mapatanghali. Traffic. Kitang-kita naman yan. Tapusin tong video na to. Hindi man kami nakapanood sa Yambole, na-enjoy naman namin ang ganda simula sa Isdaan Park sa Kalawan, ang mga ahon sa Nagkarlan, at ang magagandang view doon kasama ang underground cemetery. Nakaikot din kami sa San Pablo. Overall sa ride na to, naka 115 kilometers kami balikan. Sulit na rin tong ride na to para makapag-ensayo pa kami sa mga long ride. Kung gusto nyo ng guide ng dinaanan namin, pwede nyo kayo follow sa Strava. Search nyo lang yung name ko, Kyle Mershan. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please subscribe sa channel para sa mga susunod na rides. Thank you for watching and ride safe mga kapadyak.